Hello mga scouts and scoutmaster. Ako po si Sir Bots and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-like, i-share at mag-subscribe para po sa inyong suporta. Rock and roll! Welcome mga scouts and scoutmasters. And welcome once again sa ating panibagong video na ang The Scout Corner, the official scouting program hosted by the Dalyawan District Scouting Committee headed by the District Commissioner Aba Marie P. Santiago. All school principals, BSP district coordinators, unit leaders, volunteers, and also the man on action, our very own First Vice Council Chairperson Dante M. Simangan, and the professional scouts ng BSP Davao City Council. The Scout Corner, our virtual program, address all scouting matters. Despite of the pandemic, we are continuing our program in online platform. At narito na po ang video highlights ng The Scout Corner, episode number 3, dated August 6, 2021. Let's go! On my honor, I'll do my best to do my good work each day to keep. Magandang umaga sa tanghali, no? Sa ating mga nanonood ngayon at sa ating mga nakikinig sa ating episode na naman ng Scout Corner. The Scout Corner ng Davao City Council hosted by Dalyawan District, no? Scouting Committee. Mga scouts at mga unit leaders, commissioners natin at district commissioners and school commissioners, andito ngayon sa ating kasama ko ngayon dito si Council Scout Executive Domin Lopez. Andito po ngayon. And pahiram ng wire mo. Okay. At saka andito din ngayon si Board Member Alan, Engineer Alan Rufila. Andito ngayon sa atin. Kasama ko rin si Field Scout Executive Jonil Batistil, no? Palakpakan natin sila. Ito ngayon ang ating pangatlo, ha? Pangatlo na episode ng Scout Corner. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakabalik dahil sa mga quarantine status, no? Quarantine status na pinaiiral dito sa ating Davao City ng ating mabutihing Mayor, Mayor Sara Duterte, no? Pero sa ngayon, dito tayo, bumalik tayo ngayon para bigyan natin ng mga information ang buong Davao City Council at ang iba pang mga Boy Scout Council sa buong Pilipinas. It even includes itong ating national office. At alam ko na nakikinig sila at nanonood sa ating FB Live, sa ating Scout Corner. Mga kapwa scouts at mga unit leaders, at mga lahat ng kasapi ng Boy Scouts sa Boy Scouts of the Philippines, ibigay ko sa inyo ngayon ang ating Council Scout Executive para sa kanyang mensahe sa ngayong hapon ito, no? Araw, linggo, ano? Wika ngayon, no? Kaya ako nagsasalita ng Tagalog kahit isang ganta, isang kilo lang ang Tagalog ko. Sir Domi? Okay, maraming salamat, Sir Dante, ating First Vice Chair, BSP Local Council. First, kasama natin si Board Member Sir Alan Villa. At saka sa mga kasamahan natin, no, sa scouting movement. So once again, ito yung isang pagkakataon na maging active ang ating scouting movement dito sa Davao City. Itong Scout Corner ng ating First Vice, no? Ito ay talagang programa niya ito na siguro hindi lang pera ang involved dito, but simple yung panahon niya. Being a busy person, imagine the Vice President of the Manila Bulletin, and yet, mayroon pa siyang panahon para sa scouting moment. So dito, saludo ako sa kay Sir Dante, and of course, sa ating mga kasamahan sa scouting movement dyan sa DepEd, no? Department of Education. This is a very good program dahil despite na nagkaroon tayo ng pandemic, and yet,
we are here, no? Parang nobody can stop us, no? Yan ang sinasabi ni Sir Dante sa akin. Alam mo, Doming, we should not stop working, no? Because scouting is a way of life. So, ito, magiging successful lang ito kung tayong lahat dito sa Davao City ay kusang loob na magsuporta dito sa Scout Corner. So, Sir Dante, at the outset, congratulations sa programa. Ay ito'y malaking tulong sa ating Davao City Local Council. Congratulations, Sir Dante. Okay, palakpakan natin na si Sir Doming, no, sa kanyang kunting mensahe sa atin ngayon. At ibig ko rin bigyan ng pagkakataon ang ating very active na board member, no? Si Sir Alan Rovila dito. Kasi palagi natin siya nakikita, no, sa FB. Palagi natin siya nakikita sa lahat ng activities ng scouting, no? Yung Go Green Project, at tapos yung mga assistance natin sa ating mga vaccination, di ba? Nakikita ko rin sila together with his civic organization, no? Palagi na kami ng Boy Scout. Bigyan natin ng pagkakataon si board member Alan Rovila, Sir Alan, ng mensahe para sa lahat, no, ng nanonood ng Scout Corner natin. Lan? Okay, magandang araw po sa lahat. Thank you, Sir Dante Simangan, and Sir Bats Batistil, and Sir Mike Levitan, sa surprise ang binigay niyo sa akin, no? Actually po, I am surprised, no? Dahil pag nandito ako sa Davao, pag may time ako, bibisita ako dito sa ating opisina sa Davao City Council at saka sa EMR Regional Office. Ako po yung nagpapasalamat dahil napag-isipan ito ni Sir Dante at ang scouting committee natin itong The Scout Corner, no? Malaking bagay po ito sa ating mga Boy Scouts ngayon, especially this pandemic, na ating 20 regions in the Eastern Mindanao region ay mga subaybay dito sa programang ito. Marami po tayong makukuha ng mga importante informasyon, no? Hindi lang po sa pandemic health protocol ng bawat city and bawat region, but of course yung virtual activity ng Boy Scout of the Philippines. Sa ngayon po, isa sa mga flagship natin sa National itong Go Green Program na majority po sa ating mga councils in the region ay nakiki-join dito na programa. So ang mga bata po, dahil sa pandemic, hindi po makagalaw, hindi makalabas. Isa mismong bahay lang po nila, nag-a-activity sila ng scouting. Ito po yung tinatawag na scouting at home, no? By doing the Go Green Program, replanting, at saka itong urban gardening natin, no? Sa malaking bagay po ito dahil mga bata natutong magtanim, no? Nakakatulong sa mga parents, mga magulang natin. No? So, hindi ko na po patagalin. Maraming salamat po dito sa Scout, The Scout Corner, no? Tangkilikin po natin ito. Magandang informasyon at nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Dante. Okay, thank you so much, Sir Alan, no? Ang ating very active board member ng Boy Scouts of the Philippines, at the same time, Commissioner for Public Relations ng Eastern Mindanao Region, no? Boy Scouts of the Philippines, okay? And he is also the President ng Lions, di ba? Past Council Chairman ng Lions Club International ng Davao Council of Lions Presidents, and of course the National Eagle Scout Association of the Philippines as a Vice President for Mindanao. Yes, okay. So very active si Sir Alan, no? Hindi lamang sa scouting, even the civic organization. And malaki ang tulong niya sa scouting movement, especially itong mga programs natin under this pandemic, di ba? Itong pandemic talaga natin ngayon, ito, talagang maraming hindi natin matrabaho because maraming bawal. But despite of that, then the scouting movement will never stop. Walang makakapigil sa Boy Scout movement para ituloy ang ating mga programa. Bago po ituloy ang ating pag-usap sa ating
Phil's Club Executive. Nais pong batiin, no, ng magandang umaga sa hapon o sa tanghali ang ating District Commissioner ng Dalyawan District, si Ma'am Ava. Hello, Ma'am Ava. Magandang umaga sa hapon sa iyo. Of course, kay Sir Bernard Panyares, no, ang Commissioner, Principal ng Magsaysay Elementary School. Si Ma'am Pabe, of course, sa Dunuan, no? Dunuan. Kasi Dalyawan District kasi ang pa natin, eh. Ang host natin dito sa The Scout Corner. Kaya lang, dito natin ito ginagawa sa Council because medyo quarantine protocol ngayon, no? Mas safe tayo dito sa ngayon, no? So, palakpakan natin sila ulit, no? Ang ating mga unit leaders, si Sir Arman, sino po yun? Sir Arman, si Cheryl, at saka si Johnny, Sir Johnny, no, sa ating Dalyawan District. At sa lahat ng mga commissioners, district supervisors ng Boy Scouts of the Philippines, Davao City Council, and of course, would like also to acknowledge the help and assistance of our Davao City Council staff and office natin and the Eastern Mindanao region. No? Laging suportado tayo ang scouting natin. No? So, sa ngayon kasi, marami tayong mga balita and information at I would like to give you now ating Field Scout Executive natin, no? Sa Davao City Council, si FSE Junil Batistil. Okay, thank you so much, Sir Dante Simangan, for the opportunity to once again for this the program of the Scout Corner. And good morning and good afternoon, each and everyone. Magandang hapon po, magandang araw sa lahat. Unang-una sa lahat po ay nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo na pagsuporta po sa BSP Davao City Council for the 56 founding anniversary digital edition. That was started last July 21 to 24. Una sa lahat, no, yung on July 21, meron po tayong opening ceremony that was headed by the Council Scout Executive for the words of welcome, followed by the Mr. Dante Magno Simangan for the first vice chairman, his message also. Dr. Gemma Helmo, also the executive board member and GSP Council President, Davao Council, and also Reynaldo Engeliana Sesofay, the school division superintendent or the council scout commissioner. Followed by the message by the second vice council chairperson, Mr. Jose Adelara, and also our regional scout director, Arnel C. Dilute. At this point, no, yours truly introduced the members of the local council executive board and professional staff. And also, Sir Doming also gave his declaration for the opening ceremony on behalf of our council chairperson, Attorney Pilemon Simafrank. And also, we have a special guest coming from our very own DBM secretary, Attorney Wendell E. Abisano, to grace all our opening ceremonies together with the attendance via Zoom and FB Live with our DepEd family. And after the opening ceremony, no, meron po tayong spoken poetry at saka AC writing contest alauna hanggang alas 4 ng hapon. So, congratulations to each and everyone, ang ating event coordinator na si Dr. Irene Lundaya and the rest of the board of judges. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating scouting movement dito sa Davao City. Pangalawang araw po, yung poster making contest natin, no? Ginawa po namin ito na whole day because kasi yung online at saka yung judging pa ng ating mga output ng ating mga kabataan. But kudos po kay Garnet Abahero III, no, yung ating event coordinator, and also our board of judges headed by Engineer Aaron Lupila and the rest of the men and women of Davao City Council to go beyond of the second day of the program, which is the poster making contest. Congratulations po sa ating pong mga nanalo, no, from Cub Scout to Boy Scout. And pangatong araw po yung ating oratorical contest. Bisaya ni siya, Sir Dan. No, Bisaya, no? So, nindot kayo mga performance sa atong mga participants, entries coming from the different school. No, nakita namin talaga yung paano talaga nagsikap yung mga trainers natin, yung mga teachers natin upang po makabigay ng kasiyahan at saka dagdag na color, no, colorful ng ating 56 founding anniversary. Kudos din kay Sir Renino L. Dacay Jr. sa our event coordinator and the rest
members of the Board of Judges. And sa ating pang-apat na araw, our Thanksgiving Mass, Sir Dante, sa Tendo Church, that was 12 noon until 1 p.m. And before naging pumunta po kami sa church, meron po kaming sinagawang emergency relief operation yung nasunugan po natin dyan sa Batina at Laya, punta Dumalang. Particularly yung Diego Sela Elementary School, nabigay po kami ng mga clothes no, coming from the relief and also our panawagan na namo sa mga teachers and also unit leaders na magbigay ng tulong. Kaya po binigay pa namin sa barangay Batina at Laya. And also sa ating pong lahat ng mga membro ng board ng local council executive board at sa ating pong mga volunteers, staff executives and the rest sa ating professional staff and also sa ating mga legend, Sir Dante, mga legend natin sa din natin binigyan ng pugay, pagpupugay sa kanilang paghihirap din para po sa ating local council. That was the program from day 1 to day 4 for our 56th founding anniversary digital celebration. Tarapakan mo natin at maraming kong salamat sa iyo. So, marami tayong mga nagawa sa ating 56th foundation. Yes, sir. So, nagkaroon pa tayo ng community service. Yes, sir. Nagkaroon tayo ng mga relief. Yes, sir. Very good, no? So, sa ginawa natin sa celebration, ano ba ang pinaka-highlight natin doon? Yan bang giving awards sa ating mga veterans? Veterans! Veterans! Pag sinabing veterans kasi, baka matatanda na yan sila. Okay, ano pa yung iba nating announcement dyan na Bas? Yung ating scout membership, yung mga teachers po natin, mga scout leaders, adult leaders, mga volunteers, pwede na po tayo mag-raise to kahit 8 scout and 1 adult leaders. Oh, no, yung ating mga teachers natin dyan, mga district supervisor, and also we would like to congratulate the Tanobo Head Advisor Johnny Perolino. 100% ako ang kanilang mga districts, no? Ang kanilang membro, 5 schools atas sa Tanobo B. 100% ako sa. So, yung hindi pa naka-parehistro, patuloy po tayo sa pag-support and also to support also the Scout Corner because this will be every Friday, no? Para po continue yung program, verbal program po na magagawa ng mga kapatan kundi sa kanilang bahay, no? Secure pa rin ang ating mga bata, mga kapupa, mga gilitanan, mga magtutundo. Salamat po, sir! Yeah, thank you so much sa FSC Junior Matiskil. On the line, nasa linya natin ngayon ang ating commissioner, no? Kasi ito board member din natin, member of the board, executive board ng Boy Scouts of the Philippines, at the same time supervisor ho ng ating Department of Education, and siya ngayon ang GSP president, no? GSP president, doble na to, ha? Kasi ang GSP president natin is at the same time member of the board, mandated member ng board, tapos dati na siya member ng board. Magaling itong ating kausap ngayon. So, andito na yun sa atin ngayon si board member Jima Helmo. Ma'am, hello! Hello! May hapon! May hapon sa talagang senior. May hapon niya, ma'am, no? Basikati nga, kakay, kami nasasalita ng Tagalog ngayon. Ito sa buwan ng wika kasi Agosto eh. Oo nga naman. Thank you. Ma'am, any message for the those who are listening now and watching our Scout Corner? Siyempre, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating movement, both sa Boy Scouting at saka sa Girl Scouting. Maraming salamat po dahil pinagpatuloy niyo po ang pagiging aktibong miyembro ng ating movement in spite and despite pandemic po. Salamat po ng maraming sa suporta. Yes, ma'am. What can you say about our activity last time sa 56 charter anniversary natin? I guess sa tingin ko, I saw it very successful. Ako talaga nung amazed ako. Yun nga, sabi ko, in spite and despite the pandemic, we still were able to go on with our activities. Thank you sa inyong lahat dyan, Sir Junel, lalo na kay Sir Lopez, Robin,
being the Conference of Executives, and of course, to the board, sa board, lahat ng member ng board na pinangunahan niya, Attorney si Ma'am Franca. Ang galing-galing. Walang hassle na patuloy natin ang ating activity. And kahit gano'n ang ating celebration, virtual, parang nakita-kita pa rin tayo face-to-face, diba? That was yung napi-feel ko during that time na sinelebrate natin yung 56th anniversary natin. Talagang lahat tayo nandoon at lahat tayo sumusuporta sa lahat ng mga ginawang activities. And that was something, kasi meron tayong sinelebrate din eh, di ba? We were the Grand Slam champion sa national awarding natin sa national level. Tayo, Davao City ang lang muna. And if not because of these people who are supporting our scouting movement, Boy Scout in particular, hindi natin makasamit ang mga awards na yun. And I salute everybody from the top up to sa pinaka. Siya lang na sa ating mga kabataan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, we are very happy also with the as the help of the Department of Education, no? Kung wala ang DepEd, wala mangyayari sa ating scouting, and we are very happy na lahat kayo dyan sa Department of Education is really supporting our movement here. Despite of the fact na meron tayong pandemic na hindi tayo nakakalabas on our scouting activities, no? Yung ating jamboree, yung ating mga PLPC, although we miss all those things, but we continue pa rin sa ating virtual activities, no? Lahat kayo, yes. Virtual na eh. No? Yes. Tama, Sir Dante. Kaya ang gusto ko talaga, ako from the bottom of my heart, nagpapasalamat sa lahat, lalo na lang sa mga pinig. Kasi parang yung sinabi natin sa ating sarili na this pandemic cannot put us down as that is by the Davao City Council, Boy Scout of the Philippines, it is still moving forward. Yun ang parang message na dahil sa suporta ng mga parents na mga kabataan still nandyan pa rin sa ating movement. Yun ang parang mensahe na dumating para sa akin na ayun nga sila kahit may pandemic, very very strong pa rin. So tayo rin dapat, dahil strong naman din tayo, so the resilience in us as a movement, as an organization, should be there. Kung pwede pa lang paitigin natin so that come what may, nandyan pa rin tayo. At saka ang movement na ito, hindi sinasabing dahil pandemic, tapos na ang lahat. Hindi, kasi marami naman paraan gawin ito eh. Sabi nga natin, virtual. Pwede natin gawin ang ating mga activities in that our respective residences o mga bahay natin. Yun nga lang, nagsusumamo ako sa mga parents ng ating mga boys na kung pwede, magpa-register muna. Nang sa gayon, maka-join ang kanilang mga anak sa mga ating activities kahit ginagawa ito sa bahay. Yes. Yun lang talaga, Sir Dan. Yes, yes. Tama yun. Mo. Para aktibo pa rin silang maka-enjoy ng ating mga activities. Yeah, oh, totoo yun. Kasi kailangan talaga natin ng registered members, no? Otherwise, yung mga advancement nila, yung mga awards nila, and the activities conducted, wala silang one. Hindi nga join those activities, no? Na ginagawa natin. Sa pantalong pag, mayroon natin kasabihan na the pandemic cannot stop scouting to go on with our activities. No, hindi ka ito pandemic hindi maka-stop sa atin 'to. Kung idiin pa natin, no, bigyan pa natin ng siya ng mas malalim, sabihin natin na COVID ka lang, Boy Scouts kami. Tama talaga. Pandemic cannot put us down. Yes. Thank you, everyone. Yeah. Yes, ganun talaga. Yes, tama yun, ma'am. So, we are very happy with you. Naka-compass lang tayo ngayon kasi hindi pa natin na ipalabas yung ating
Domol kung sana, no? Ano makikita din sana yung kinakausap natin, hindi pa namin tapos eh. So, time will come, we'll be also doing it here kasi this is our third episode pa lang ng The Scout Corner, no? Para sa Davao City Council, and we are very happy that we are able to contact you, and we are very happy na nabigay ka ng message din sa Boy Scouts of the Philippines Davao City Council, Mamo. Any other words on before we will say cut off? Uulitin ko na sa Dan sa mga nagsuporta, maraming salamat sa ating mga teachers, mga adult leaders natin, yung mga leaders, mga lahat sa mga aktibo sa ating scouting movement. Inuulit ko ang aking pasasalamat, administrator sa principal, yung supervisor, lahat sila. And especially sa mga parents natin. At inuulit ko rin aking pagsusumamo, my students, my our dear parents, sana iparinsula po ninyo ang inyong mga anak nung sa ganun po, dahil na sa bahay sila, mag-i-enjoy nila mga activities. Kasi po, hindi man pwede sila mag-i-tali sa activities natin kung hindi sila registered. Yun kasi ang required natin kasi kahit simpleng gardening lang ginagawa sa bahay, baka kung anong mangyari, at least meron naman din maitulong kung registered sila ay may insurance plan po tayo. Sana po, para hindi maputol ang membership natin, kasi masarap din yung hindi natuputol ang mga budget ng ating mga anak. Yes. Salamat po ulit. Okay. Yes, okay. Thank you so much, ma'am. Malapit na natin. Thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Mga kapwa scouts, no, mga unit leaders and commissioners, yun po si Ma'am Jima Hermo. Siya po ay presidente ng Girl Scouts of the Philippines and board member din natin dito sa Boy Scouts of the Philippines Davao City Council, no? So, the campaign for scouting continue. Bakit natin talaga pinupush itong scouting natin? No, especially in the part of Dalyawon District, at in the part of other districts like Pedad, Binugao, Talomo, Kalinan, Davao Central, San Roque, ano pa yun? Ano pa yun? Santa Ana, yung kahapon na nag-register, Talomo B. Talomo B, 100% na. No? So, bakit natin pinupush? Because scouting can really help, no? Mold these young boys to become a good citizen in the future. Palagi natin sinasabi yan. Isipin mo, sa scout and law, meron tayo mapagkatiwalaan, no? Matapag, matulungin, mapagkaibigan, magalang, mabait, masunurin, masaya, matipid, matapang, malinis, at makadiyos. Isipin nyo lang, no? Kung sa English pa, trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, reverent. No? Mga kapwa scouts, kung lahat ng bata, no, magiging member ng Boy Scouts at isa dibdib lang nila ang itong 12 points of scout law, pag tumanda sila, maganda ang takbo ng ating bansa sapagkat walang kurap, di ba? Walang mga abusado because they believe and they will follow and internalize the 12 points of scout law. Kaya kami mismo sa Boy Scout of the Philippines, talagang pinupush namin to. We are trying to push this so that maganda ang kahinatnan ng ating mga mamamayan in the future. Yan talaga ang iniisip natin. Amid this pandemic, ang Boy Scout di natatakot dyan because maka Diyos, we believe in God. Sipin mo. Yeah, we do not, we are not afraid of all these things, but we follow the protocols. No, yung health protocols natin, di ba? Wear face mask, face shield, hugas kamay, alcohol, social distancing. Pag hindi pwedeng lumabas, mga Boy Scouts, kaya nga wala tayong activities eh. Because children are not allowed to go out. So, tapos wala tayong grupo-grupo because social distancing na tayo. Kaya virtual lahat ngayon because masunurin, no? We follow the law. We always follow what has been given to us by the IATF. Yun talaga palagi ang sinusunod natin. I would like to congratulate pala before I forget yung mga veterans natin. Yung mga veterans natin, yung mga hindi ko naman sinabi na old-timers sila.
mga matatanda na sila, but we always congratulate them kasi sila, kasi marami nang nagawa sa scouting movement natin. Yung binigyan natin ng honor and award noong nakaraang 56th anniversary. Ilan kayo sila lahat, Max? Eight. Lahat yung nabigyan natin ng award natin. Yeah, si former Secretary General Carlos C. Escudero. Yes. Sir Melanio Castillo. Si Sir Jose A. Tompong. Si Sir Patricio S. Olchano. Si Sir Ernesto Baluyo, si Sir Antonio T. Roy, and also si Alan. Romeo. Yung po yung ating mga veterans or sila ang mga nabigyan natin. Yes, sir. Hindi, pag sinabi mong veterans, hindi ibig sabihin matanda. That will think about the issue of our local assessment. Pero alam mo yan sila, marami silang nagawa, marami silang contribution. Yan. Work hard for the Boy Scouts of the Philippines, Lakbo City Council, and then marami sila talagang sakripisyo para sa atin sa Boy Scouts. Kaya nga tayo very much happy na may mga tao tayong ganito. I hope na tularan sila ng mga bata. Mga kabataan. No? Yes, mga kabataan natin ngayon na maging katulad din nila in the future. Kaya nga, palakpakan natin ang ating mga veterans. Yes, sir. But not old, ha? Yes, sir. Ay, old talaga sila, no? At anyway, senior citizen na kasi lahat sila, no? But we're very happy. And I would like to take this opportunity to congratulate yung mga nag-100% na ating schools. No, but yes, sir. Maraming tayong nag-100%, no? I don't know what is the secret, pero magaling talaga yung mga coordinators sa principals. Yes, so marami tayong nag-100%. I would like also to congratulate yung mga nanalo. Yes, sir. Sa ating... Nanalo sila sa contest natin, virtual. Yes, sir. Yung ating 56th anniversary. Yes, sir. And I would like also to recognize yung mga unit leaders natin. Yes, sir. Katulad ni Michael Ibitan, eh, cameraman natin ngayon, marito. He is always our cameraman, kaya hindi nakikita yung mukha niya. But he always assists us, no? Yes, sir. Dito sa Scout Corner, no? 100% yan, sir. 100%. Oo, palagi andito yan. And I would like also to recognize and give thanks to the other unit leaders. Yes, sir. Na mga coordinators natin. Yes. We call them Deputy District Commissioners. Commissioners. Oo. Sila yung mga coordinators natin. Both from Girl Scout, Cub Scout, Boy Scout, Boy Scout, and Senior Scouts, no? And then ang ating mga Rover Scouts, also the adult and other adult leaders natin. Yes. Okay, mga lala, if the promise, let's just pray to God, yes, na talagang mawala na itong COVID, kasi sabi nga ni President Rodrigo Duterte, mahal nating Pangulo, ang sabi niya, titingnan niya kung matutuloy ba ang sinasabing no mask on Christmas. Ibig sabihin, pag mawala na ang mask sa Pasko, ibig sabihin pwede tayong mag-conduct ng mga activities natin. Yes, sir. Kasi wala na ang COVID. Yes, there's no more. Andiyan pa ang COVID, pero it's no longer a threat to us. Yes, no mask on Christmas. Ang scouting naman will always follow the law, will always to the line, will always be obedient. Matter of fact, will campaign for all those people na sundin natin ang batas. Yes, sir. Bats? Any more, Bats? First of all, sir, before we wrap up, unang-una sa lahat po, yung scout membership po natin sa ating po mga district commissioners, sa ating mga supervisors, sa ating mga coordinators, and also sa ating mga scout masters. Please register your scouts and also ang ating community-based scouting para po makakontingin po sila sa kanilang program, sa kanilang advancements, sa kanilang activities, which is done at home. And ito, suportahan din nyo rin yung the Scout Corner, no? Alam niyo yung The Scout Corner, may copy-paste na ito na Visamis Oriental Council, no? Yan yung idea ni Sir Dante. So hopefully, mga ginikanan, no? Mga magtutudyo, mga friends of scouting, palayon na sa pagsuporta sa scouting movement. Thank you! Ay, meron ongoing ngayon, di ba, na BTC for Outfit Advisor? Tama. Okay, ang Davao Oriental Council, headed by Ferdinand Gagabe, the officer in charge and the rest of the board, doon sa Lupon, Davao Oriental. Start tayo lang. Basic training course for Outfit Advisor. Congratulations in advance. Yes, that is good. And ongoing ang mga activities sa Davao City Council, like Go Green Project. Yes, yes. And then we're hoping to have also gift giving. Yes. Ngayong Christmas, no? Sa kita. Yeah, gift giving ngayong Christmas sa ating mga indigents, no?
sa dito sa Davao City. That will be a program of the Boy Scouts of the Philippines, Davao City Council. Yun ang gagawin natin, no? Huwag lang kayo magtaka kung bakit kami nagtagawag dito dahil buwan ng wika ngayon. So we will just, alam mo, support tayo sa lahat ng program ng DepEd. Yes. And I would like to take this opportunity to extend my thanks to Sir Guillena, Dr. Guillena. Dr. Guillena, ating district superintendent, no, sa Davao City. And of course, the assistant superintendents natin, kay Ma'am Jinky Forman, kay Sir, yung ating iba pang mga assistant superintendent. Yes. Oh, so lahat sila diyan ngayon na they are always supporting us, no? Lahat ng district supervisors natin. Oh, no? Yes. Huwag na lang natin sila isa-isahin, no? Kasi si Sir Basilio pala. Sir Bas. Sir Bas. At saka nasa atin ngayon diyan na mga division supervisors natin na they are always giving us the support and everything. Yes. And I would like also to thank the Boy Scout Council. And of course, ang ating distrito, host district natin sa Scout Corner, ang Dalayaw District, no, Scouting Committee, headed by Ma'am Ava. Yes. And of course, ang ating host principal, hindi nakapunta din dito ngayon, si Sir Bernard Panyares, at sa lahat ng mga coordinators natin sa Dalayaw District, no, at lahat ng districts all over Davao City. Palakpakan natin yan! Pagpalakpak, masyadong malakas ang palakpak natin. Ganyan talaga yan. Sa Dennis, nakahabol pa rin ang ating isang Field Scout Executive, si Sir Dennis Lasso. So, ganyan tayo ngayon, no? Nakahabol siya, Sir Dennis Lasso, kahit patapos na tayo. So ang gagawin niya lang, mag-blow out na lang siya sa atin ng merienda. Kasi na-late siya, no? Hindi man na-late. Meron siyang ginagawa kasi, kung siya hinahabol sa labas. And he texted me na pwede ba lang siya, apas lang, apas! So ikaw, sige, apas lang. Anyway, thank you so much for all the things that we have here. And I would like to give Sir Dennis kung anong message mo, Sir Dennis. And again, good afternoon everyone, especially our viewers all over the world. Especially to the parents, please always support the scouting movement in Davao City. Og sa gihapon, di na mahadlok ang pandemya because God is with us always. Ang atong founder, si Baden Powell, nagtuo nga ng atong Ginoo matabang na ito. So, that's all, and again, remember always, God is with us. Thank you very much, Sir Dante. Okay! Palakpakan nato si Sir Dennis Lasso. Our time has come to end today's episode of the Scout Corner. So, before we end, I would like again, once again, to thank everybody for watching and listening. And of course, kung may mga katanungan kayo, just type it there. Then the next episode natin, sasagutin yun. No? Yes. Lahat ng mga katanungan ninyo. This council is still open for registration? Yes, sir. Wala tayong close dito, no? Wala. So okay. Open tayo for registration kasi sa December pa naman ang ating cut-off. Eh. So, sa hanggang December ito, no? Ang cut-off natin. And of course, it's not the award that we are after. It is the benefit of the boys. Once they will register, yun ang inahabol natin. Yes. No? Secondary lang yan ang mga awards na yan. So, in behalf of the Boy Scouts of the Philippines, Dalayaw District as the host district and the Boy Scouts Council, I want to say, till next time, we'll end up with our Scout Corner today, with our, of course, music. Anything, Max? Any? Wala na, okay na. Okay, so let's up with our music. At sa muli, maraming salamat po mga scouts and scoutmasters sa inyong panonood.
At huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And as always, thank you so much for watching. Bye-bye!